Sibuyas, maganda, malusog at mahal ito sa merkado. Sa bidyong ito, ipapakita ko sa inyo ang mga idea kung paano magtanim at mag-alaga ng sibuyas. Tapusin mo lang panoorin ang bidyong ito para magkaroon ka ng idea at madali mo itong matutunan. At kung gusto mong kumita ng dagdag extra income, pwede mong gawin ang pagtatanim ng sibuyas. Tara na! Ipakita ko na sa inyo ang mga idea na pwede niyo gawin. Ang sibuyas, nabubuhay ito sa tamang temperature at sa panahon ng taglamig, mula October hanggang Enero. At nabubuhay din ito kahit anong klaseng lupa. Mas maganda, gagamit kayo ng matataba na lupa o maglagay ng compost para maganda ang resulta ng laman ng sibuyas. Sa sibuyas or onion bulb ang tawag nito. At mayroon tayong tatlong klase tulad ng red onion, white at yellow. Pero lahat niyan ay pareho lang ang procedure sa pagtatanim. Tatlong klaseng sibuyas bulb ang pinakita ko sa inyo kasi ito lang naman madalas ang tinatanim ng mga farmer sa Pilipinas. Sa pagtatanim ng sibuyas ay pwede ka gumamit ng buto o seeds. At bulb, ito yung laman ng sibuyas. Ang buto ng seeds ay mabibili niyo ito kahit saang agriculture supply at pwede din sa online like Lazada at Shopee. At available din ito sa SM, sa Ace Hardware at supermarket. Kung gagamit kayo ng onion bulb na ito yung laman, pipiliin niyo yung maliliit. Okay? Pero mayroon itong kamahalan kasi mabigat ito sa timbang kumpara doon sa buto. Ang onion bulb na ito na pwede ninyo itanim ay mabibili nyo ito sa talipapa at sa market. Pero nasa inyo pa rin alin ang gagamitin niyo kung saan kayo nakamura, depende na yan sa inyo. Ang sibuyas, nabubuhay ito kahit anong klaseng lupa, mas mainam na kung malambot, buwaghag at mataba ang lupa. Para maganda ang resulta ng bulb ng sibuyas. Pwede kayo magtanim sa malaking area, mas swerte mo dito kung malaki ang lupain mo kasi mas malaki ang kikitain mo dito. Kung wala kayong malaking area o lupain, huwag kayong mag-alala dahil ang ituturo ko ngayon ay pwede magtanim sa pamagitan ng container, plastic, sako at iba pa. Bago ko ipagpatuloy ang pagtuturo, ipapakita ko lang sa inyo ang 31 health benefits ng sibuyas kapag kinakain mo ito. At least para magkaroon ka ng idea na ganito pala karami ang benefits ng sibuyas. Okay, ngayon, container ang gagamitin natin sa pagtatanim. Ang unang gawin para makapagsimula, kailangan magpunla. Ito lang ang paraan para masigurado na tutubo ang buto na ginamit mo. Ito ay nakahanda na ang punlaan, pero nasa inyo din kung anong punlaan ang gagamitin ninyo. Basta ang lalim ng punlaan ay nasa 4 to 5 inches dahil mag-uugat pa ito. Kailangan buwaghag ang lupa sa punlaan at diligan ito bago maglagay ng buto para didikit ang buto. Siguraduhin din ninyo na may butas ang punlaan para hindi ma-stack yung tubig. Kapag nabasa ang lupa, ikalat lang ang buto nito sa ibabaw. Pagkatapos, kailangan niyo itong tabunan na pino na lupa para mag-moist ang buto at mabilis itong tumubo. Pagkatapos, siyempre kailangan mong idiin para hindi lulutang ang buto kapag diniligan mo ito ng tubig.
Pagkatapos, kailangan itong diligan para mabasa ang lupa at mag-moist at hintayin itong mag-germinate ang mga buto. After 5 days, nag-germinate na ito at nagsimula ng lumabas ang dahon. After 15 days, ganito na kahaba. Sa ganitong edad, titingnan nyo ang lupa, baka natutuyuan, so kailangan pa rin nyo itong diligan. After 30 days, mahaba na. Sa ganitong edad, pwede na ilipat sa permanenteng lugar hanggang maharvest. So, nakahanda na ang planggana, dito siya ilipat na medyo maluwag. Okay, remind ko lang, at least 15 inches ang lalim na container na gagamitin mo para ang ugat nito ay makagalaw ng husto. Tapos ang lapad naman ay kahit 25 inches para mas marami kang ilalagay. Nakadepende din ito sa iyo kung gaano kalaki ang gagamitin mo. Kailangan buwaghag ang lupa at mataba, lalo na kung sa container ka magtanim. Para hindi kayo mahirapan sa paghahanap ng mataba na lupa, kayo ay pwede bumili ng mataba na lupa tulad ng garden mix soil, loam soil, potting mix. Ito ay available sa garden shop at available din ito sa Lazada at Shopee. Sa ganitong edad, after 30 days mula sa pagpunla, ito ay pwede na i-transplant o ilipat sa malaking area o container ba. At piliin mo lang ang magandang seedlings para healthy ang pagtubo ng sibuyas. Sa pagtatanim, ang lalim nito nasa 1 to 2 cm, depende sa lambot ng lupa. Ang distansya naman nito ay 3 to 4 cm, pero depende ito sa area. Kung container naman ang ginagamit mo, okay lang magkalapit-lapit. Pwede din magtanim sa pulibag. Kung mayroon kayong pulibag, taniman nyo yan para hindi sayang. Pagkatapos niyo magtanim, huwag niyong kalimutan magdilig hanggang mabasa ang lupa. Pwede niyo gawin ang pagdilig every 5 to 7 days habang nagdevelop ang kanyang ugat. Kung sibuyas bulb naman ang inyong gagamitin sa pagtatanim, pipiliin nyo lang yung maliliit, same procedure pa rin. Ibaon lang ito sa lupa na tama-tama lang matabunan ang kanyang bulb. So ganyan lang pagtanim, direct tanim po ito. Pagkatapos, kailangan nyo itong diligan para mabasa ang lupa at mag-moist ang bulb na mabilis itong tumubo. After 55 days, ganyan na kahaba, healthy na healthy dahil sa mataba na lupa. Sa ganitong edad, pwede na i-cultivate ang lupa para lumambot ito at mabilis lumaki ang laman. Dahan-dahan ang pag-cultivate, iwasan masugat ang puno o laman. Sa ganitong edad, pwede na mag-apply ng commercial fertilizer like 1600 at triple 14 at ilagay lang ito sa puno, pwede. Pero kung mataba ang tubo ng sibuyas dahil sa taba ng lupa, pwede na hindi mag-apply kung sa container lang naman ito. Kailangan malinis ang puno para yung nutrients nito ay hindi maagaw. At tanggalin lang yung damo na tumutubo. Kapag nagsimula matuyo ang lupa, huwag niyong kalimutan diligan. Lagi ninyo itong bantayan. After 70 days, ganito na ka-matured at meron na itong laman. At kailangan tuloy-tuloy pa rin ang pagdilig nito para manatili ang moisture ng lupa. Sa ganun pa man, para masuportahan ang paglaki ng laman. Sa ganitong edad, pwede niyo pa rin apply ng fertilizer, organic man o commercial, para mas lalo pang lumaki ang laman. After 90 to 95 days, ganito na ka-matured at makikita niyo na lumabas na ang laman. Hayaan nyo lang itong lumabas at hintayin nyo lang medyo matutuyo ang dahon para pwede na mag-harvest. After 100 days, nagsimula ng matuyo ang dahon. Ang ginagawa ng iba, tinutupi ang puno nito para tuluyan ng matuyo. Sa ganitong edad ay pwede na mag-harvest. At depende sa inyo kung patutuyuin pa nyo ng husto.
Ang harvesting time naman ito ay 100 to 120 days.